kapag ano. Bago below, message. Thank you sa lahat na nandito na nakibahagi. Maraming salamat sa buhay niyo, sa lahat ng panalangin, sa lahat ng pag-ayunot, sa lahat ng suporta. Yun lang, binabalik ko lahat ng papulit pa salamat sa Diyos. To God be the glory. So yan, happy birthday Kuya J.I. Very thankful ako sa Lord kasi naging kuya kita. ayun, kahit hindi tayo close noon, pero nakita ko yung changes mo at totoo. Sabi nga nila, kung makikita mo talaga yung galaw ng Lord, at kung may manifestation talaga ng miracle at saka manifestation na buhay ang Lord, makikita ko yun sa buhay mo. Ayun, kahit hindi ko alam lahat ng pinagdaanan mo, pero alam ko na you've been through a lot and I know na hindi biro lahat ng dinaanan mo. And you're a living testimony of how good God is. So ayun, continue being a blessing to us, to the family, and super thankful ako kasi ginagamit ka din ngayon ng Lord sa ministry mo. And ayun, at saka know that you're an inspiration and also tinitingala ka ng maraming kabataan at hindi ko makakalimutan yung prophecy sa'yo na marami kang kabataan dadalhin pa at maraming kabataan ka dadalhin pa at saka naroon may prophecy na magtuturo ka sa mga kilala at saka magtuturo ka at magdi-disciple ka, diba? Hindi lang tutugtog. At yun, magdadala ka pa ng maraming kabataan. So ayun, lahat po nung nakikita niyong ginagawa ko at na natutuwa kayo, gusto ko pong malaman niyo na si Kuya J.I. po yung ginawa kong image. Amen. So ayun. At saka, ayun, pagbuti mo ulit yung pag-aaral at lalo na yung ministry mo kasi yun naman talaga ang tawag mo. Ayun, happy 16th birthday kay Kuya Jan. Siya po yung pinakamatanda sa aming magpipinsan. And actually, proud ako sa mga pinsan ko kasi lumaki kami na close, ganon. Tapos na matino naman kahit papano. Ayun. Although, nung una talaga, parang hindi kami close ni Kuya Jan. Kasi, malagi niya akong inaasar, ganon. Pero parang yun din yung way kung ba't kami naging close ngayon. Sabi ko nga kay Kuya Jan, alam kong kahit lagi mo ako inaaway, love mo ako. Ganun. Ayan. Alam ko na marami ka pang pagdadaanan sa life. Paano mo nalagpasan yung mga past struggles mo, alam ko na ganun din mangyayari sa mga mapagdadaanan mo pa. Just continue to serve God and continue to walk in the path where He had put you in. Maraming salamat kasi sa mga maliliit na bagay ramdam ko pagiging kuya mo. Yun. Ayun. Hindi halata pero love na love din kita. And I wish you all the best. Ayun. At katulad nga rin ng sabi ni Kuya Josh na maraming plano si Lord sa'yo. And gusto ko lang ipaalala na kakayanin mo yon. Yes. And syempre, kasama rin kami na actually, buong KOJF, gano'n. Ayun lang, love you. Kuya Jan, happy birthday. Yun lang.
Thank you sa tuwing nag-basketball tayo, sa pagsama sa akin. Ayun, nagiging inspiration. Nagiging role model ka sa amin na wag ka sa akin. Lalo na sa akin, dahil ako pinakabata sa akin. So parang, yung mga ginagawa mo is na look up ko. So, yun, then parang ikaw yung pinakamaraming alam. So, ikaw yung lagi kong, like, bibili ako ng ganitong bagay, sabihin ko kay na papa. So, lang yung si kuya dyan. Galing ganun, puro kuya dyan lang ako. So, ayun, continue lang sa ministry and sa lahat, sa studies nating lahat. Yun lang, ingat lagi. God bless. Love you. Happy birthday pa, Kuya Jan. And God bless you. And magpatuloy lang tayo sa pag-serve natin kay Lord sa praise and worship. And sana mas magkasama pa tayo, mas magkaroon pa tayo ng bonding. Ayun lang po. Happy birthday po, Kuya Jan. Happy birthday, may God grant all of your heart desires. And have a blessed and have the healthiest health. And patuloy lang tayo kay God. And sana more anointing pa kami and birthdays to God. Yun lang. God bless. Happy birthday kay John. Thank you sa pagiging friend sa amin. Tsaka continue mo lang yung sa mga kasamahan natin na hindi pa rin na nakoconnect mo pa sa Facebook. I-encourage mo rin sila kasi someday magiging complete rin tayo. In Jesus' name, amen. Thank you. Happy birthday. Happy birthday, Kuya John. And then, ayun, I pray na hanggang sa pagdating sa second coming ni Lord na sama-sama tayong nililid yung congregation sa mataas na pag-praise and worship sa Kanya. And I pray na maging successful ka din sa studies mo. And God bless you more and your family. Ayan. John, happy birthday. Salamat sa buhay mo, sa pagiging leader sa kabataan. At tapusin mo yung pag-aaral mo. Bigyan ka ni Lord ng magandang kalusugan at sobrang ganda lang pala ng kalusugan mo. Huwag masyadong magpatawa. Ayun lang. At maraming salamat sa buhay mo. Happy birthday. Happy birthday, Apostle J.I. Thank you sa life mo kasi maraming nahahamon sa buhay mo. From the beginning, alam namin lahat na ikaw talaga ay totoong man of God. Sa mga youth and adult, talagang ang calling ng Lord sa'yo ay naroon yung pagsama ng Panginoon sa'yo sa tuwing tatayo ka sa likod ng pulpit. Malakas na anointing yung nakikita namin sa buhay mo. Kaya kaming lahat ay blessed na blessed sa'yo. Kaya ngayong birthday mo, wish ko sa'yo sana ang dalangin namin para sa'yo ay patuloy kang palakasin ng Lord, di lang spiritual, physically, sa lahat ng mga plano at desisyon mo, nandito kami lahat para sumuport sa'yo all the way. Salamat sa lahat ng pag-lead at pag-guide mo sa amin. Happy birthday ulit, Apostle J.I. G.I., happy birthday. Siyempre, wish din namin yung good health at saka patuloy na paglilingkod kay Lord. Alam ko yun ang tawag mo sa buhay mo. Tapusin mo yung pag-aral mo. Sabi nga, hindi naman huli ang lahat, di ba? So, happy birthday and God bless sa'yo. At wala na rin ang sinabi nila. Happy birthday. Maraming nakatingin sa'yo. Lalo na nga yung mga kabataan. Kahit yung matanda, nakatingin din sa'yo. Lahat kami, nakikita namin na tunay kang lingkod ng Diyos at gagamitin ka ng Lord more mightily pa. Kasi nasa end time na tayo, malapit na dumating si Lord. So I pray na malalim pang commitment sa Lord at si ministry. God bless you more and more. Happy birthday, J.I. Victory and all. At salamat po sa Panginoon sapagkat
Ang pangako ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago. The gifts and callings of God are irrevocable. Ang sabi nga ng Biblia, ano man ang mangyari at maganap, God's purpose shall prevail. At ang sabi nga ni Joshua kanina, his life is a living testimony of God's grace and mercy. Goodness ng Panginoon. Bilang PK or pastor's kid, ang taas ng expectations ng mga tao. Pero, tao lang din. Nagkakamali. Minsan, nawawala sa kalooban ng Lord. Pero, napakabuti ng Diyos na kahit ano pang mangyari, ay ibinabalik niya tayo sa kanyang kawan. At hindi papayag ang Diyos na hindi matupad ang pangako niya at ang layunin niya sa buhay natin. So, sa lahat po ng mga pinagdaanan niya at pagdadaanan pa, napakapalad po namin sapagkat nandyan po kayo na siya po ay inaalagaan sa panalangin. Maraming salamat po sa inyo. At naway, huwag po kayong magsasawa. Patuloy niyo po siyang samahan sa prayers hanggat magkaroon ng consummation at fulfillment ang purpose ng Diyos sa buhay niya, which is a glorious destiny. Amen po ba? Amen. So, purihin ang Panginoon. Tinatawagan natin ang celebrant para may pag-pray. Kamay sa lingkod ng Diyos. Halalurabashiki dalalabasakata karababashanda. Libiyan dalobosak karababashanda. Kagaya ng ibig sabihin ng iyong pangalan, Emmanuel, God is with us. God is with you. And God has been with you. And God will always be with you throughout the end of the age. The Lord is saying, my son, I have chosen you. From the womb of your mother, I have chosen you. I have separated you, and I will continue to use you, and I will continue to make you my glory and purpose be known unto you. Just continue to open your heart, humble yourself before me, walk before me, seek me, saith God, because you shall continue to find me. My favor shall rest upon you. You shall continue to experience my favor upon your life, in your studies, in your ministry, in your personal life. The Lord is saying, God will continue to strengthen you. God will continue to give you His grace. God will continue to prosper you. Because you are John, a source of joy. You are Emmanuel. God is with you. And so continue to go forth, saith God. Continue to do my will. Continue to be strong in my might, saith the Lord. Because I shall be with you. Do not be afraid. Do not doubt, saith God. Do not be weakened. Huwag kang mangihina. Sapagkat ako ang iyong palakasan. At patuloy na pagpapalakas sa iyo, sabi ng Diyos ng buhay. Patuloy ka lamang magtiwala sa akin. Patuloy ka lamang tumingin sa akin. Huwag kang titingin sa kaliwa at kanan. Let your focus be upon me, saith God. For I am the one who called you. And I am the one who shall finish my will upon your life, saith the Lord. I am the one who called you, and I will finish my will upon your life, saith the Lord. And no plan of the enemy shall prosper against you, because my hand is upon you, saith God. And yes, Lord, we continue to ask, O Lord, for the heavens, O Lord, to open upon his life. Pour out your blessings. Pour out your abundance. Pour out your strength. Pour out your favor. Pour out your presence and anointing and glory upon his life. And let him be a continuously living testimony of your goodness, of your grace, and of your mercy. Patuloy naman ang kanyang buhay, Panginoon, ay buhay na magbibigay ng kaluwalhatian at karangalan sa iyong pangalan. Hayaan mo lang Emmanuel na pangalan niya ay maging makatotohanan sa kanyang buhay. Sinasamahan ng Diyos at patuloy na sasamahan ng Diyos. Kaya naman na ma-anoint him more than ever before. In the name of Jesus, let the glory of the Lord increase upon his life. Let the anointing of the Lord and the power of God increase upon his life. And let the wisdom of God be upon him, O Lord God, more than ever before. Matalino na siya, Panginoon, pero patuloy mo siyang pinapatalino at itinataas, Panginoon, ang katalinuhan at wisdom mo sa kanyang buhay. Hayaan mo, Ama, na balutan mo siya ng iyong kapangyarihan, ingatan sa lahat ng plano ng kaaway. Patuloy mo siyang bigyan ng mga tamang tao na magpapaligid sa kanya.
at hayaan mo na maging matatag siya, Panginoon. Hallelujah, na paglabanan ng lahat ng tukso at kaway ng kaaway. Surround him with your grace and with your glory. Surround him with your fire in the name of Jesus. And let that the work of the enemy prevail on his life. Walang anumang magtatangka ng kaaway, pangaagaw ng kaaway, panlalansi ng kaaway na magtatagumpay sa kanyang buhay, sapagkat binabalutan ko siya ng kapangyarihan ng Diyos, binabalutan ko siya ng pag-ibig ng Diyos, binabalutan ko siya ng katalinuhan at kaalaman ng Diyos, at binabalutan ko siya ng kapangyarihan at anointing ng Panginoon. More than ever before, the Lord will increase His anointing upon your life to give you the grace to overcome. Shikatakaya lamasakataka. And so, Father, we ask, O Lord, that your will be done upon his life. From this day forward until the second day of the Lord Jesus Christ. Bless him and protect him. And may his name, O Lord, hallelujah, shine forth, Panginoon, kasama ng mga men and women of God that will do great and mighty things in these last days. Lord, isama mo siya sa mga God's generals, Panginoon, na gagawa ng mga dakilang bagay, gagawa ng mga himala, maglalakbay sa maraming lugar, at magpapalaya ng maraming kaluluwa, magpapagaling ng mga may sakit, at magbibigay ng karangalan sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. More than ever before, increase your presence in his life. Patuloy ka niyang hanapin, patuloy ka niyang kauhawan, patuloy ka niyang kagutuman, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Bless him more than ever before. For your glory alone. In Jesus' name. Amen. Amen. Gumpay at isang pinagpalang tao na naman ang pinagkaloob niya sa akin. Amen. Tunay nga na yung katapatan niya sa aming mga buhay. Especially sa aking buhay, yung pangako niya. Hindi po nagkulang ang Panginoon sa akin. Amen? Kaya nais ko lamang pong ibalik ang lahat na papurit pa salamat sa pinagkaloob niyang taon na ito at sa darating pang taon at pinagpapasalamat ko na rin po dahil alam kong patuloy po ang kanyang provision, patuloy ang kanyang mga pangako sa aming mga buhay. Amen? Alam ko pong patuloy ito. Kaya pinagpapasalamat ko po yung mga nakarang taon at pinagpapasalamat ko na rin po yung mga darating pang taon sa buhay ko. Yun lamang po. Maraming salamat.